There are times na napapatanong ako sa aking sarili kung totoo bang nasa Canada na kami. Isang taon na ang lumipas at sa awa ng Diyos, kami ay naging maayos dito sa Canada. Naging maganda ang aming pagsettle at yung mga plano na inilatag namin ay unti-unti na natupad sa awa ng Diyos. May mga challenges man at mga pangyayari na hindi inaasahan pero napagtagumpayan dahil sa tulong na hiniling galing sa taas. At ngayon po kami ay nag-a-apply na ng permanent residence here in Canada at sa awa ng Diyos hindi kami nawalan ng status, hindi kami nakulangan ng oras. At sa susunod na mga videos, may share ko sa inyo yung mga naging paghahanda namin sa aming journey here in Canada bilang mga temporary residents under student pathway. Kaya pakisubscribe na rin po ang aming channel for more informative videos. Kung nasusubaybayan niyo po ang aming channel, kami po ay nakatanggap ng Alberta's nomination. At kung gusto po ninyong malaman ang iba pang mga details ng aming application, ilalagay ko po sa description box ang link and even sa comment section ang aming mga Road to PR videos. And I hope makakatulong po sa inyong paghahanda sa inyong permanent residence application eventually. This month of October, kami po ay nagpa-medical na for our express entry application. And after 1 week, tumawag ako sa clinic to verify kung nasubmit na ang aming medical information. And then it was confirmed na after a week na submit din nila ang aming application or medical information sa immigration. So it's a relief na rin sa aming part since sabi ng receptionist, which is a Pinay. Actually, tatlo silang mga Pilipino doon. So, sabi niya, pagka nasubmit na nila, wala namang problema ang medicals. So, ito guys ang aming medical information sheet, which is binigay sa amin ng clinic after ng makita namin or ma-meet namin ang doctor. Halos same lang din ang procedure sa Pilipinas nung nag-a-apply tayo ng student visa. So, number one, yung interview with your medical history. And then, physical checkup na ng eyes, ears, throat, neck, and yung mga limbs. Merong pinagawa sa amin, which is from a standing position, itatouch mo yung toes. Tapos, some checkups na puro bending eh. Ganun din nung lying down position, tapos may kinapa sa tagiliran, kung may masakit, mga ganun. So, kami naman, buong mag-anak, okay naman. Ganun din sa bata yung procedure. So, sila rin from a standing position, pinatouch yung toes, pero yung youngest ko, nag-jumping jacks siya. Natawa na lang yung doctor and sabi niya, sige, never mind, okay na. And then, lumipat kami ng ibang place, which is next na pupuntahan is yung sa laboratory para sa lungs, tsaka yung laboratory para sa blood test and urine test. At ang binayaran namin for the doctor's fee is $200. Sasabihin ko sana pesos. So, $200 each, total of $1,000, family of 5. And then, sa lab test namin, kaming mag-asawa lang or adults ang merong blood test and urine test. Ito guys, yung receipt namin sa lab test naman. Ito yung sa aming mag-asawa. Pero, individual kami dito. Same lang kami, kaya isa lang yung in-upload ko. And, ayan, naka-breakdown ang gagawin na test para sa kinuhang blood and urine. Yung creatinine, anti-HIV, syphilis, yung urine, and immigration handling fee, collection data entry sample. So, yung iba may mga GST or tax din. Sa kids naman, as I mentioned earlier, na meron din silang physical exam. And then, yung pinakalas na ginawa nila is urine test. So, dalawa lang.
And idagdag ko lang din, baka may magtanong po kung sila po ba ay vaccinated na ng COVID vaccine. So ang sagot po ay hindi po, hindi pa sila nagbakuna ng COVID vaccine. At sa aming bulinggit na 4 years old, ang kanyang ginawa lang ay hangulit. Kidding aside, ang kanyang physical test lang ang ginawa. So sa physical test, meron siya dong eye test wherein pinabasa sa kanya yung mga letters para malaman kung malinaw ang kanyang mga mata. And ayun, konting interview sa kanyang health. So lahat naman kami dito sa physical exam, pare-pares lang ng ginawa. And same thing din na hindi rin tinanong kung siya ba ay bakunado na ng COVID vaccine. So sa case niya, hindi rin siya vaccinated. Ayun lang po ang kanyang test and wala na rin siyang x-ray, wala na rin siyang urine test or blood test. So ang total po na aming nagasto sa medical examination namin ay 1,410 Canadian dollars. So here's the breakdown. Doctor's fee, $1,000, 200 each member for a family of 5. Chest x-ray for me and my husband only, total of $100. And laboratory tests, 105 for adult and 50 for urine test of the two kids. Total of $1,410 na tumataginting. And ito naman sa GCQ account, wherein ito yung mga breakdown ng babayaran. For principal applicant and spouse, ang babayaran nila ay permanent resident application fee of $850 each and right of permanent residence fee each also, that is $515. Pero itong right of permanent residence fee or RPRF, pwede mo siyang i-delay. So once approved ka, pwede mo siyang bayaran dun pa lang. So buying time. Pero as highly suggested, magandang bayaran na siya dito pa lang sa initial payment para ma-avoid yung mga delays. At tuloy-tuloy lang ang processing at makamtan na natin ang kasagutan ng approval sa ating permanent residence application. So ayun, talagang magastos pero in a positive way, makakapag-apply na ng permanent residence, which is talagang yun ang ultimate goal ng mga temporary foreign workers or temporary foreign status here in Canada. Naisip kong gawin ang video na ito para magbigay heads up sa mga mag-a-apply ng permanent residence here in Canada, lalo na sa mga inland applicants. Kung nagustuhan po ninyo ang video na ito, please, pahingi po ng like. Paki-like na lang po ang video na ito. At kung di pa po kayo nagsasubscribe, first time sa aming channel, please subscribe now. And be a follower of our Facebook page. That way, ma-notify po kayo whenever we have new video. So, that's it for today, guys. Salamat po sa inyong panonood. I'll see you on my next video. Take care. Bye for now.